time limit for escape. Yan ang pamagat ng darating na chapter 1078. Sa video na ito ay pag-uusapan natin saglit ang aking thoughts sa spoilers para sa chapter 1078. Sa cover page ng chapter ay ipagpapatuloy yung nangyari last time. Binuo nga yung Neo Mads. Ito ay posibleng organization na naisip buuin ni Caesar at Judge after ng kanilang away. Narealize nga kasi nila kung ano ba sila dati, na sila ay magkasama sa grupo na Mads noon, kung saan si Vegapunk ang leader nila. Sa last cover page ay pareho nga din nilang narealize na si Vegapunk mismo ang kanilang problema. So ano kaya yung ibig sabihin ng Neo Mads? Bakit kaya naisip ni Caesar at Judge na buuin ang organization na ito? Malamang ito ay itinatag upang mapalawak nila ang kanilang kolaborasyon pagdating sa paglikha at pagdiskubre ng mga bagay-bagay gamit yung science. Pero napaisip ako, what if ginawa nila ito upang tuligsain mismo si Vegapunk? Based kasi sa realization nila, they think na si Vegapunk ay isang problem and possible isang threat o banta. Saan naman kaya? Sa mundo kaya? Hindi natin alam. Kung matatandaan, based sa layunin ni Vegapunk, makakatulong naman talaga yung kanyang mga plano. Pero yung extent na mga gusto niyang gawin hindi ethical o katanggap-tanggap para sa mga tao. Let's take the Neo Marines as an example. Hindi ba kaya ginawa ni Zephyr ang Neo Marines dahil siya ay nagdi-disagree sa layunin at pamamalakad ng mga Navy, di ba? Ganito din yung naiisip ko. Binuo ni Judge at ni Caesar yung Neo Mads dahil hindi sila nag-agree kay Vegapunk. Well, it's either alam nila yung mga capabilities ni Vegapunk at kung anong destruction ang magdudulot nito sa mundo bilang world's most genius person in the world, o kaya naman iniisip nila na hadlang si Vegapunk sa mga plano nila. Alam naman natin na villain o kalaban tong si Caesar at si Judge, di ba? Well, sila ay naging kalaban. Ngayon, hindi natin alam kung nagbago na ba sila o hindi. Anyway, yung next spoiler ay yung revelation about sa traitor. Si York nga ang traitor. Hindi ko na nga i-elaborate pa yung mga nasabi ko na sa last video na ginawa natin about dito. Ang mahalaga ay tama nga yung ating theory na siya yung traitor sa Egghead Island. And ako lang yung nakaisip na si York ang traitor. Maganda na hintayin natin yung nilalaman ng chapter para maintindihan at mapatunayan nga yung spoiler na to. Pero ang nakakurious dito ay yung sinabi sa spoiler na si York ay gustong maging Celestial Dragon. Gusto nga niya na siya lang yung nag-iisang Vegapunk na nag-i-exist, and at the same time gusto niya maging Tenryubito. Naisip ko na agad dito yung personality nga ni Vegapunk, which is ang greed o kasakiman. Yan yung personality ni Vegapunk kay York. Pinapakita nito yung kanyang kagustuhan na nag-iisang Vegapunk na matitira. Habang yung idea na maging Celestial Dragon ay medyo kakaiba. Unless ikonekta natin ito sa katotohanan na kilala ni Vegapunk yung Five Elders. At dun nga sa isang cover page kung saan na-meet niya yung Five Elders, merong possibility na hinikayat ng Five Elders si Vegapunk na maging Celestial Dragon. Pero dahil may mabuting side si Vegapunk, hindi niya ito tinanggap. Kahit sa loob-loob niya ay nandun yung kanyang greed at kasakiman na tanggapin yung offer. At yan nga yung meron ngayon sa personification ng kanyang greed sa pagkatao ni York. Next ay ang situation ni Frankie. Last chapter ay nakita nga natin na nilalabanan ng grupo nila Frankie si Snake. Si Usopp at Lilith ay naging bato dahil sa ability nito. Habang si Pythagoras naman ay hindi natin nakita sa sequence dahil nga ulo lang siya ngayon. Pero kasama pa din siyang naapektuhan ng explosion. Habang si Frankie naman inakala nating unti-unting nagiging bato, sabi dito sa spoilers, hindi siya naging bato na tuluyan. Pero hindi pa din siya makagalaw dahil kalahati ng kanyang katawan ang napetrify. The reason behind this medyo nakaka-curious. Bakit naman nahayaan ni Oda na conscious pa din si Frankie? Kasi as if naman marireverse niya yung powers ng Snake, di ba? Unless there is someone else na dadating na may hingian ng tulong ni Frankie. O kaya naman merong specific technology si Frankie na makakapag-reverse ng petrification. Medyo nakakabahala kasi yung situation nila knowing na parating na yung mga Marines. Kapag nangyari yon ay madali na lang bibit-bitin ng mga ito yung katawan nila upang ikulong, o worse ay durugin mismo ni Kizaru yung katawan nila na naging bato. Sumunod ay ang laban ni Sanji at ng S-Shark. Isa ito sa prediction
desisyon natin na tumama din. Maglalaban nga si S-Shark at Sanji. Ikinonekta ko nga yung matchup na ito dahil dun sa ability ni S-Shark na Swim Swim Fruit, which is ang ability na sinabi ni Oda ay ibibigay niya kay Sanji if ever. Sa palitan nila ng lakas dito, mukhang lamang nga si Sanji. Kung iisipin, laban ito ng mga successful experiment ni na Judge at Vegapunk. Resulta nga kasi si Sanji ng lineage factor experiment na ginawa ni Judge sa kanyang mga magiging anak. Hindi nga daw umeepekto yung mga suntok ni S-Shark kay Sanji. Take note, ayon kay Lilith, ang mga Seraphims daw ay ang strongest humans ever. O sa original translation, ultimate form of humanity. Pero wala lang itong magawang damage sa katawan ni Sanji. Ibig sabihin kaya nito mas better si Judge kay Vegapunk sa ganitong lineage factor modification. Anyway, ang panghuli sa dulo ng chapter, sasabihin ng narrator na after ng araw na ito kung saan nangyayari ngayon yung lahat ng event sa Egged Island, magre-resulta ito sa bagong magpapayanig ng buong mundo ng One Piece. Kaabang-abang nga yung tinutukoy dito. And alam naman na atin talaga kung hanggang saan nga ba yung magiging extent ng insidente na ito. Ayon nga sa binigay na spoilers, halos ka-level daw ito ng nangyaring conclusion sa Banaro Island, yung panel na to kung saan pinakita yung sombrero ni Ace after siyang matalo ni Blackbeard. Ano naman kaya yung i-expect natin na mangyayari talaga? Wala pa akong malinaw na naiisip so far, pero sa tingin ko, hindi magiging successful yung pagtakas ng Straw Hats kasama yung original Vega Punk. Ang maisasama nila, pwedeng si Atlas na dapat kasama nila Chopper at Robin, o kaya naman ay si Edison na nakita nga nating unconscious lang. Kung ganon, ano yung mangyayari kay Vegapunk Estela? Siya ay papatayin sa tingin ko. Hindi ako sure kung si York yung gagawa nun o sina Saint Saturn na parating ngayon sa isla. Pero tama nga na mamamatay si Vegapunk at ito yung event na ikakayanig ng buong mundo. Gaya ng sinabi ko na dati, ipapasa ng world government ang sisi kay Luffy. Baka patayin nga din nila si York pagkatapos. Yan yung naiisip kong magiging senaryo. And lastly, baka magkaroon pa tayo ng same panels kung saan babanggitin ni Vegapunk ang about sa na-discover niya sa Void Century, kagaya ng nangyari kay Professor Clover bago siya barilin mismo ni Saint Saturn. And yan nga yung chapter 1078 spoilers. Nakaka-excite nga yung chapter na ito, lalo na tumama yung mga theory natin. Dito ko na i-end yung ating video. Ano yung masasabi nyo? Maraming salamat sa panonood, mga kapirata. Paalam!